Isa siya sa mga original heartthrob. Tinitilian at kinakikiligan siya si Ian Veneracion. Pero alam niyo ba na isa rin siyang best dad? Well, kilalanin natin at ibuking kung bakit nga ba siya tinawag na Oh My Dad. Kung tindig at karisma ang pag-uusapan, aba, walang duda, siya na talaga ang winner. Ultimate leading man at original boy next door ng Philippine television. Dream boy ng bawat single lady at kahit na ng mga momshi. Ian! Alam mo ba na mahal kita? Me? Over Ian! Akin ka na lang! Ian, huwag mo ako titigan na ganyan! Paano ba naman kasi sa mga mata pa lang, nangungusap na? Sure na mapapatulala ka talaga. E paano pa kung samahan pa ng lips na mapupula at ilong na matangos, di ba? Diyos ko Lord, mapapasana all ka na lang talaga. Kaya ang ibang guys, heto na lang ang nasabi. Uwian na, may nanalo na. Nagigigil talaga ako sa'yo, Ian! Idol kita, Chong! Ibang usapan na kasi kapag isang Ian Veneracion. Ang bida, walang dudang kakikiligan. Mukhang walang sablay, certified siya lang ang malakas. Kaya ang tanong tuloy ng fans, ano bang lahi ni Ian? Bakit na-achieve ang mukhang hindi pinagsasawaan? Ang combination ko, half German, half Shepherd. Filipino and may konting Spanish blood. Pero, ewan ko, siguro malakas lang dulo ng Spanish blood. Pero I am 100% Filipino. Pero alam nyo ba kung ilang taon na talaga ang pambansang leading man? Yung mga nanghula ng age ko na nagkamali, ito yung tamang sagot. I'm 46. I was born Feb 7, 1975. Manang, pagbili po ng yelo. Pero ano nga ba ang secret ni Papa Ian for looking Hello everyone. Fresh? Down under. Bata ang isip. Kaya hindi masyado nagpapaka-stress. Hindi ko masyado siniseryoso ang sarili ko. Ang sabi niyo pa, buntis? Bukod sa kanyang pag-arte, may tinatago ding talent si Ian sa pagkanta. At aminadong bata pa lang, hilig na niya ang musika. Well, ever since, mahilig talaga ako sa music. Piano and guitar since I was a kid. Pero sa akin, napaka-personal ang music. Hindi siya yung pang-display. Magsasama po kami ni Tito Ian at ni Tito Ogie. Sa katunayan, ang kanyang mga kaibigang sina Ogie Alcacid at Asia Songbird Regine Velasquez ang nag-push sa kanya na seryosohin ang pagkanta. Hanggang sa kumuha na siya ng sariling banda. Alam ko naman na hindi ako tone deaf. Meron naman akong, because nga mahilig ako ng piano at ng guitar. Pero yung boses ko, it's not something na matagal mo nang na-practice. Siyempre, iba yung skills ng mga tao na matagal na nilang ginagawa yun. Pero eventually, nasanay na. And then, ginawa ko ng paraan para kumapal talaga yung mukha ko hanggang na-enjoy ko na kumanta. Ngayon, wala akong pakialam kahit sino nandyan. Gusto kong kumanta. Kakanta ako. Ito nung pagkakataon mo. Sa mga tito-tito yung naninira sa'yo noon, kantahin mo ngayon dahil baka na ngayon ikaw nang iyang generasyon niya. At kahit pandemya, hindi nagpapigil si Ian para mag-concert at magbigay saya sa kanyang mga fans. Nakakapanibago man daw pero may bentahe naman ang new normal setup sa pagko-concert. Hindi na mawawala yung virtual concerts kahit na magbalik na tayo sa live concerts. Kasi mas maraming options for people, lalo na yung sa mga malalayong lugar. Mas nakakamura para sa audience eh. Kasi yun nga, walang seating capacity. Isang ticket nila, minsan buong pamilya sila nanonood. Miss Kay! So, napanood nyo ba yung concert namin ni Tito Ogie? Sana nag-enjoy kayo.
What was your favorite number? What was your favorite song? Magpapahuli ba naman ako, syempre. Full support kami sa iyo, tsaka sa concert mo. Dala ko pa mga angels ko, oh. Diba? Ang favorite ko doon, yung song ninyong Just the Two of Us. And of course, yung tribute ninyo sa lahat ng mga classic sitcoms of the past. Galing, galing, galing. Diba magaling? Galing! I think I know what you mean. Pero alam nyo bang sa likod ng tagumpay ni Ian, merong mga tahimik na nag-cheer para sa kanya. At yan ay ang kanyang mga anak at asawa. Bagamat isang celebrity dad, sinikap ni Ian na mapanatiling pribado ang kanyang personal na buhay. At nag-focus siya na mapalaki ng maayos ang kanyang mga anak. Sa akin kasi yung wife ko hindi naman sila showbiz. And she my kids also hindi naman sila showbiz. So they deserve the privacy that that they need. Alam mo, ako din parang naiilang ako pag tinatawag ako celebrity kasi hindi talaga ganun ang tingin ko sa sarili ko eh. I want to keep it that way. Tingnan mo naman to. Bihira yung ganito, kaganda, at may ulap sa likod. Dahil sa pagiging best daddy, naging espesyal ang role niya bilang mat-mat sa Oh My Dad. Anak, kamag-alala, balang araw, mahanap mo yung para sa'yo. Congrats, sis! Buntis ka! Well, well, well. Lalo pa't pamilya na rin ang turing ni Ian sa mga staff at kapwa actors niya. Sandali nga, Lilin, hindi pa buntis ka? Si Kuya Ian kasi or si Papa E for everybody, talagang masayahin siyang tao at saka ubod ng daldal niya as in marami siyang kwento at kahit na paulit-ulit yung kwento niya, everybody still wants to listen to him kasi it's in the way he's so animated when he's telling the story and para bang nanunood ka ng pelikula. Paps! Paps, I think we found it! Ang alin? Ito! Our common ground. Nakaka-inspire lang yung leadership niya and the way he cares about all of us sa set. Yung he makes sure that all of us are safe and healthy. Paps, okay na, okay na. Try na natin kanina eh. Pumalpak. Si Tito Ian po, sobrang sarap katrabaho. Sobrang saya katrabaho kapag ano siya sa set, chill lang lahat. Jamil, uy! At sa pagtatapos ng sitcom ni Ian, may sigurado daw siyang mamimiss. Yung pagkakulit at yung isip bata ko, yun yung makikita nilang karakter na si Matt. So definitely, ako yun, aspeto ko yun. Kaya nag-enjoy din ako kasi hindi naman nila nakikita yung part na yun sa akin eh. Sa mga ibang roles na ginagampanan ko. Pero yun, because of that sitcom, nakita nila yung that side of me. Hindi na ako nasunod kahapon. Medyo busy ako eh. Puno ng pasasalamat ang gustong ipahatid ni Ian sa lahat ng tumangkilik at sumuporta sa Oh My Dad. Yung mga sumusubaybay sa gawa ko, sana panoorin nyo kasi hindi natin alam kung makikita nyo pa ako ulit in that kind of genre. Hindi ko alam, baka yan ang huling sitcom na gagawin ko. Baka sa mga future projects, ibang genre na naman. So sana ma-enjoy nyo kasi ako, tulad ako, na-enjoy ko talaga. Para kay Ian, more than the looks, attitude pa rin at pagiging responsable ang basehan para maging idol. Oh. Ako pa? Di ba nga? Hindi ako tatak. Hindi, parang ganun eh. Ang magpangiti ng mga taong tumatangkilik sa kanya, lalo ngayong panahon ng pandemya. Wala pa. Sige na po, baka malito. At patuloy na mamahalin ang kanyang sariling pamilya, ang dahilan ng kung bakit proud siyang tawaging Oh My Dad. Boom, 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 boom.